Grabe, oh. Kakataos lang na. Boom. Sa kasi nun to. Sa mukha. Yun, nandito tayo ulit sa Road 10. Ayan, so nauna sa atin ang Leonel na sweeper. Ayan si ate. So ito yung mga nakolekta niya na mga naka-obstruct dito sa kahabaan ng Road 10. Ayan, bali pinababa na sa kanya dito para ilagay na natin sa ating truck dahil paparating na yung truck natin. Ayan, para isang ano na lang, hakutan na lang. Ayan, napakarami talagang pasaway sa Road 10, no? Kakalat talaga sila dito. Napakarami. Eh no, may mga pinagbunutan pa ng halaman. Mga plywood. Ayan si ate ulit. Masabay raw. Sige tayo, ayan yung truck. Oh. Ayan yung truck na yung dyan. Ayan dito tayo. Paparating na yung truck natin. Ayan no. Tapos meron pa tayong pipikapin dun banda. Dahil meron pa mga kahuy-kahuy dun na tinapo na naman. Sa tingin ko, galing sa mga sagingan yun eh. Yan, lagi sila nag-iwan dito sa kahabaan ng Roten Island eh. Eh, mga masisipag nating Leonel sweeper, oh. Yan, sipag yan. Dito sila naka-assign sa kahabaan ng Roten. Ayan na ang ating truck. Yan na. Nangangalahati na pala. Ay, wala pa. Kakataos lang natin mag-clearing. Ayan. Kaya may adjust pa. Boom. Ayan, nag-alarm na yung cellphone natin. Ang dami oh, mga plywood oh. Okay lang yan. Lakas ni Celso ah. Yan, yung mga natitirang mga basura, yung maliliit. Sweeper na po yung bahala dyan kasi may mga nag-iikot naman eh. Yan, yung mga sweeper na natin naka ano dyan, assign dyan. Yan si ate, naka-standby na oh. May mga wawalisin ulit siya eh. Kasi hindi maiwasang may matapon kasi. Dahil yung iba butas na yung ano, sako. Ayan, so last na yan. Diretso na tayo sa ating e-trike ulit. Sakay na tayo. Ay hindi pala, meron pa pala dun. Kukunin. Ayun o. Mga supa-supa. Grabe, ginagawang tapon na yung road eh, no? Sila boss eh guy. Na tayo. Lakad muna tayo. Exercise.
Ayan, magang-maga naman eh. Okay lang yan magpa-araw. Healthy yun na maarawan tayo at makapag-exercise tayo kahit papaano. Ayan, dami oh. Grabe oh. Oh, yan na naman sila. Yan na naman sila porket nag-holiday. Tinaon na naman nilang magkalat dito. Dami na naman. Ay nako. Ayan. Dami talagang pasaway dito. Hindi natapos-tapos. Ang pag-aakot natin dito sa Road 10, ang daming pasaway, hindi pa nagtatanda. Dapat talaga may masampulan dito eh. 6 months kulong, walang ano, walang areglo. Walang tubos-tubos. Di ba? Dapat ganun eh. 6 months. Para sa mga illegal na nagtatapo ng basura. Ayan o. Dami. Ayan na. Yun, konti na lang. Ayan, nahakot na lahat. So, ayun pa pala. Akala ko konti na lang. Meron pa pala dito. Ito ah. Abante lang yung truck natin, oh. Sako-sako rin to. Alam nyo, sa totoo lang, advantage rin na may sweeper na umiikot dito. Kasi yung katulad na itong mga nakakalat, eh, no, sila na mismo nagsasako minsan. Ayan. Lalo na kapag, ano na, talagang kaya namang isako, sila na yung nagsasako. Swerte din na may mga sweeper. Ayan. Pero kapag walang sweeper, nakita nyo kung gaano... Nakita nyo kung ano, kung anong itsura, di ba? Yung katulad din nakot natin ngayon lang. Dito raw galing yan eh. Ayun, may mga sako-sako pa sa tawid. Oh. Kasi hindi makita eh. Dami, puro sako-sako. Ayan, so sasakay na tayo sa ating e-trike dahil last naman na yan. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Pacheco Road 10 corner. Ayan. Dami na namang kalat dito. Dami na namang kalat dito. Nay, na ano yung aso na yun? Nabibigti, oh. Ayan, oh. Kalat na naman, oh. Daming nakakalat dito. Yan, kahit pa paano, sa araw-araw nating pag-clearing, nagkakaroon na ng resulta yung paghihirap ng DPS dito. Bata, pinababayaan. Dapat dalhin sa DSWD yan eh. Ano to? Pag nasagasaan, iiyak. Alisin nyo na yung sidecar nyo. Sige na, alisin nyo na.
ba na? 6 na po. Kahit pa paano, nagkakaroon ng resulta yung paghihirap ng clearing team natin, especially sa DPS. Dahil kung di natin to araw-araw. Sinong tok yung matanda? Gago yun ah. Ayan, punta natin. Habulin nyo ah. Sinuntok. Ayan, pupuntahan natin. Ayun oh. Makikita pa natin yung sunod. Yung Guerrero na basan ng kabayo. And so, hindi natin inabutan. Ang bilis tumakbo, sumikot-sikot sa mga iskinita. Ayan. Bakit ba natin hinabol? Sinuntok po yung nanay niya eh. Ayan o, dadalhin sana natin sa presinto. Ayan. Saka sinuntok, Nay? Saka sinuntok? Sa mukha. Papaano natin, kulong natin yun, ha? Hanapin natin yun. Ayan. Nanay, sinuntok sa mukha eh. Naawa kami. Siyempre, yung matandang yan, nakakaawa. May sakit na nga, di ba? Pipilay-pilay na, tapos sasaktan pa. Hindi naman tayo ano eh, sa gulo eh, sa kaayusan tayo. Ayan. Ayan. Ito pa. Ito, sa mga nanonood sa atin, etong overpass na to, hindi po to hawak ng ano, local government, yan. Sa national government po yan. Bali, naka-pending pa yan kasi nga nagpalit ng administrasyon. Pero ang pagkakalam ko, tatanggalin na yan eh. Kaya naka-pending pa to. Ayan. Mga naka-obstruct sa taas. Kaya naman sila inaalis dyan. Sabi na natin, ito lang dapat. Kaya sila inaalis dyan sa national government to. So, pananagutan ng local government. At baka madisgrasya sila dyan. Di ba? Kung titignan nyo, wala nang harang, oh. Kaya nga, may kwarto na eh, yun, oh.
Ayan, oh, may kwarto na, oh. Ayan, magpapabulkanize kasi yung truck natin. Eh, hindi natin makakuna na maayos. Ayan, pero huwag tayo pupwesto dyan kasi mamaya biglang may bumagsak na naman dito, katulad yung nakaraan, yung demolition, munti ka na mabagsakan. Ayan. Bali, konti lang naman, puro plastic-plastic lang yung ano, yung mga nakukuha natin dyan. So, pagpapatuloy na lang natin ulit ito.